So, napakabilis natin when it comes to project and yung mga ganyan tulong. Ang FMCI USA ay napakabilis magkaintindihan. All. So, wala tayong magiging problema sa pagbili ng dialysis machine. Dahil katulad nga ng sinabi ko, kung may makikita lang tayo na kung pwede nating paglagakan na talaga mai-utilize natin 'yon para sa una sa mga fellow supporters natin na kailangan ng dialysis. Wala tayong problema diyan because you know, I myself and I also belong ng mga organization dito sa desert na you know, magiging easy lang 'yan kung talagang siseryosohin natin. Let's just see kung saan natin pwedeng siguro dapat pag-usapan mula Sir Doc at kung sino kung halimbawa meron tayong paglalagyan na meron na silang na ang kailangan lang nila is equipment tapos meron na silang parang clinic, kahit maliit na clinic na merong magme-maintain ng nurse, merong you know like yung kahit maliit lang na clinic o maliit na facility na talagang maayos naman na pwede nating paggawa ng dialysis. But I think kung meron kayong mahaharap na gano'n, you let me know, then I will donate the dialysis machine. I will donate. Ako magdo-donate ng dialysis machines. I can do that. Pwede akong mag-donate niyan. Just make sure na meron tayong lugar na paglalagakan kung saan natin clinic ilalagay and, you know, kung kailangan. Kasi ang dialysis kasi, the usual yan, mga 4 hours yan. Ikakabit ka sa machine na mga 4 hours. Depende kung halimbawa, regular ka nagda-dialysis, then konti din lang ang hours na kailangan mo. Pero kung halimbawa na mismo, gano'n mas matagal. So, hindi rin natin, and you know, as far as I know, mga meron nagda-dialysis ng, I think, minsan araw-araw, minsan 3 beses. So, at least kahit konti, makakatulong tayo. But kung ang problema natin ay mga machines, I can donate that. Ang kailangan lang natin is a place kung saan natin ilalagay. And kung may mga nurses, we have to hire our own dialysis nurses. I will do that. I promise I will do that. Hindi lang yung ako pwede dun sa maghahanap kasi wala naman ako sa Pilipinas. But yes, don't worry. Siguro maganda po dyan, isuggest natin sa President's Meeting, Ma'am Nika, para lahat po ng President sa lahat ng chapters, aware yes. sila na may possibility na magkaroon tayo ng ganitong project. Yes, yes. Diba? Opo. Opo. Ngayon, kung mayroong magkakapag-suggest na dito sa aming lugar, pwede yan, in coordination with the LGU halimbawa, sa mga anong tawag dito, barangay health center, kung pwede siguro doon, at ito, iniisip ko lang, no, kasi hindi rin ako aware sa ganyan, pero nakita ko kasi yung problema na maraming mga Pilipino ang namumroblema pagdating sa dialysis. Yeah, talagang problema yan. Kaya, you know, like, halimbawa, ikaw, Sir Nimor, meron kang alam na pwede nating, kasi kung ang dialysis naman, siguro makakaserve din tayo dyan ng ilang tao sa loob ng isang linggo. Kasi ang isang patient naman, kung hindi rin lang naman nila kailangan mag-dialysis every day, mga 3 times a day, so pwedeng mag-alternate. Halimbawa, tapos tingnan natin kasi there is always like the severity eh. May severity para tulungan ang isang tao na maka-avail. Halimbawa, meron talaga tayong kakilala o kamiyembro natin dito sa FFCI na talagang kailangan ng niya ng dialysis and walang ability to pay, you know? And kailangan talaga kasi yun na lang yung nagsusustain para mabuhay. Dahil alam naman natin na no dialysis for a week, that really matters na talagang mamamatay sila dyan. So, halimbawa dumating yung ganun, I will also look for the possibility na mag-inquire ako kung makakakuha ko ng mga portable dialysis machine. Yung sa bahay na lang sila magda-dialysis, tuturuan lang sila. Kasi
kasi merong mga ganong mga klaseng machine dito. And I think, kung halimbawa isang tao, you know, like kahirap na huminga or talaga nagkakaroon ng water retention all over, I think, iyon matutulungan natin sila doon. Basta lang, meron silang, anyway, may mga health centers naman, basta lang sila merong professional nursing supervision. Kasi pag dialysis naman, hindi naman kailangan talaga doktor ang nag-a-attend yan. Kasi kaya din yan ng mga nurses. Basta titingnan lang kung tama ang insertions ng mga, you know, yung mga points nila, yung pagnilagay. Meron nga ka kung mga pasyente, dialysis sila. Tapos natutulog. So pagising nila, tapos na yung dialysis nila. Meron ganun. So I am willing also to help. Kung kailangan natin yan, na meron talaga tayong gustong sponsor na gustong magkaroon ng dialysis na machine sa bahay, you know, count me in. Ma-afford ko yan. Makakahanap tayo. Yeah. Let me call you back. Okay? Okay, ba? Yeah. So, yun po. Yun po yung isa sa mga suggestions ko. Kasi, I think so far, yan muna yung pwedeng-pwede natin gawin sa ngayon dahil, alam na kung meron talaga tayo. Kasi, oh my God, pag nakakita kayo ng taong hindi nag-dialysis at nakita niyo talaga yung nasa end of life na, nakakaawa. I hate to see it and I don't wanna see it. So, kung meron tayong alam, you know, like, kasi meron din dito ang marami akong organizations na alam. Pati nga mga hospital bed, binibigay nila yan ng libre. So, pwede ko yung ilapit, you know, like sa mga organizations na, you know, na member din ako and member din yung husband ko. Pwede ko yung husband ko, yung influence niya sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Peppermix TV, sayang naman tuloy na matay yung tinutulungan ko na nagda-dialysis, tinigilan ko na kasi dahil di ko na kinaya. Sa dami ng obligation ko, sayang na huli. So, namatay na siya? Namatay na po. Yun na nga eh. Yun na nga yun eh. Nako. Well, anyway, meron pa naman din, marami naman talagang nangangailangan ng ganyan. So, yeah, pagka ganun let's do it like dito sa amin sa FFCI USA. Kasi sa FFCI USA, marami mga nurses eh, mga returners. Tsaka kami naman, nila President Asoki. Napakabilis natin in terms of project and yung mga ganyan tulong. Ang FFCI USA ay napakabilis magkaintindihan. Hindi kailangan ng maraming usapan dyan. In one sitting, we can discuss everything. Yan ang very proud ako sa FFCI USA. So, yun lang po, Mr. Limor, President, kung sakasakali na meron tayong nangangailangan right away, within our FFCI family. Hindi po madami. Ha. Let's do it like something na pwede nating iabot sa kanila. And I will take care of that. Yun lang po. Salamat. Thank you po, guys. Salamat po. FFCI USA, thank you so much. O, diba? Yan guys yung sinasabi ko na yan ang pagkakaiba ng FFCI USA ngayon. Napakarami po yung ano. Gaya sabi ko, yung mga officers, pasensya na pag di ako nakaka-attend. Kasi minsan limor pag nagpapa-meeting, lalo si Vice Marie. Puro pagtulong. Sabi ko, pag kahit wala ako, guys, sige, go ahead. Dating sa budget. Pag, alimbawa, Limor, may iniisip kaming tulungan, kagaya ng FFCI chapter na local. Pagdating sa budget, walang problema kami, Limor, eh. Nag-uuna-unahan, kagaya ni, ano, ni yun sa Cavite. Oh. Nung naririnig mo ba yung kulog, pati yung flooring kumakalog eh, sa lakas ng kulog. Grabe. Sa lakas ngayon, ingat kayo. Kaya. Sabi ni Mami Norner, meron ni Mor si Mayor Eming Pascual nang kapag nagpatayo ng ospital para sa cancer patient, libre, walang bayad. Yun nga po, Mami Norner, no? It depends sa mayor kung talagang paano niya dadalhin yung mga constituents niya sa mga ganitong medical needs.
ng mga kababayan. So, maswerte ang mga nasasakupan ni Mayor Emeng kasi mayroong ospital para sa kanya, sa kanila, na pinagawa ang butihing mayor. Yeah. White lady, ano ba ang gusto mo talaga sa buhay mo, white lady? Ano ba talaga ang plano mo, mabuisit na lang ba? Kasi seryoso kami dito, nag-uusap, epal ka lang, epal dyan, white lady. Ay, style mo. Oh, at least may style ako. Walang bumabastos sa'yo dito, pero kung patuloy mong gagawin yan, lahat ng account mo mabablock. Tandaan mo, white lady. Ako, nakipag-usap ako sa'yo ng lalaki sa lalaki, ha? Ha? Pero pagdating nung kayama, binibira mo ako. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Ano ko to? Sabi mo, susuportahan mo si Leon, white lady. Bigyan mo ng pampiyansa. Ikaw nagsasabi ka, hindi mo namang ginagawa. Yun ang huling sabi niya eh. Susuportahan daw na niya si Leon. Naaawa siya pang pagkamot. Uy, bigyan mo ng pampiyansa. Puro salita ka lang eh. Ano, oh. Hindi tayo ang katotohanan? Ano sinasabi mo, hindi tayo ang katotohanan? Anong gusto mo katotohanan? Ha? Ano ang katotohanan na gusto mo? Anong doon, bakit wala ba kami sa katotohanan? Kayo ang wala sa katotohanan. Anong katotohanan na sinasabi mo? Sige nga. Ako, sinasabi ni boss, kahit basher, huwag ko i-block. Pero pagka makulit ka at nakikialam mo sa topic namin, makinig ka lang. Hindi yung para kang ikaw ang mas matalino ka pa sa amin dito. Huwag ganon. Kasi nakikiamuyong ka lang din eh. Oo nga. Huwag mo kami pangunahan na ikaw ang mas matalino sa amin. Diba? Sabi ni Kapatid Herschel, ako limo nung nasa Jordan ako, may isang bata may cancer na nagda-dialysis. Nagpadala ako ng pera sa Pinas, binigyan ko siya limo kahit kaunti-unti lang. Ngayon lang ako hindi nagbigay. Nag-press one na sila limo. I-block na yan, sabi siguro. Nasa masisi na kami pag-uusap dito. Nakikiimin-imin ka dyan. May doon ka sa channel niyo sa kabila, ano, white lady? Hindi kasi ang ano kasi ni boss, sabi sa akin ni boss, even basher, wag mo i-block kasi naguguluhan niya mga yan eh. Dapat marinig nila kung anong katotohanan dito sa atin. Eh, hindi ko naman pwedeng basta i-block na i-block yan. Kasi pag may nagsumbong sa akin kay boss na block ng block ako ng basher, di patay na naman ako. Kaya nga si, kita niyo, si Mandaragat. Sina-shoutout ko pa, di ba? Kita mo, hindi na niya magawang mag-comment ng kung ano-ano eh. Di ba? Hey, kasi pag-usap tayo na maayos sa kanila, pero still, di ba? Yan, nagalit na si Monteresita. O kayo, desisyonan nyo. Ibablock ko yan. Pero, kayo, desisyonan nyo. Ninong, ikaw, anong desisyon mo? Hindi, kundi naman nagsasalita. Huwag kang magmumura dyan. Hindi. Anong-anong sa totoo tayo, Limor? Halika na. Ha? Huh? Halika na sa tama? Ano yung tama? Okay. Sige, ano yung tamang... Ikaw man naging tama sa mga ginawa mo? O ito, white lady. Ikaw ba sa tama naging ginawa mo? Ano yung tama ron? Hinamon mo ako pakitaan ng pera. Hinamon mo pakitaan ng paycheck. Hindi mo tinanggap. And then yung paycheck ko, hindi mo tinapatan. Sabi mo, nurse ka. Hindi pala totoo. Sabi mo may Beamer ka, BMW. Hindi pala totoo. Kasi yung trabaho mo nakakaduling, yung tingin mo sa scooter, BMW. O ano yung katotohanan sa'yo ron?
Tapos nagrereklamo ka, hindi fair, walang makahustisya. Sa pagtanggal kay Yama, sabi ko sa iyo, ipapakaya kitang ipakausap kay boss. Sabi mo, hindi ka handa. Ano ang tama sa iyo? White lady, ano yung tama ron? O handa ka na ba? I-schedule kita kay boss, tatlo tayong mag-uusap. Ano ang tama ron? Ba't ka natatakot? Gusto kong patunayan sa iyo na si boss ang nagtanggal kay Balyena, hindi si Parindong. O ba't natatakot ka? Sabi mo hindi ka ready. Ready ka na ba ngayon? Sabi mo, nakalimutan mo ng mag-English. Tama ba yun? Oh, ano? Sino ang nagsasabi ng totoo sa atin dalawa? Oh, gusto mo, mamaya mag-live ako, makiat ka saglit. Too much for you. Sinabi ko, wag mong babalahurain si boss and that's final. Sinipa ko na. Mali ang move mo. Alright, finish. Bye-bye! Banatinong. Kawawa naman! Mayamang kayo, yung ngipin mo, di ba mapaayos? Makulit ka rin eh, no? Yun lang inaantay ko na matrigger ka. O, di sa pool. Mayamang ka, pero yung ngipin mo, hindi mo mapaayos, hindi nagmamatch yung sinasabi mo. Pakikwenta ngayon buhay mo, babayaran ko. Ayan, boss. Ayan, wag na wang yung babanggitin si Bush. Yun yung end of the rope mo eh. Nag-love shoutout Spider-Woman. Nag-love shoutout. Spider-Woman. Ay, naku. So much for the day. Talagang... Wala eh. Congratulations sa mga kapatid natin. At least okay pa. Nagpalaro ba kayo kanina nung ng ano ng name the tune? Oo. Nako, wala na talagang antok na ako eh. Oh. Hindi na ako makapag-isip ng tama eh. Ano ba yung winner namin ng name the tune? Oh, si Jason. Si Jason Goncillo ang nanalo. Ang gagaling nila. Si Utol Ka Aruba nanalo. Hindi, ano yung defending champion yan? Si Tapang. Defending. Oh. Naku, tumataginting ang premyo. 5A. Oh, alam ko na nahimik na si Windows 12 eh. Wala, hindi, ano kasi si Alpha eh. Siguro, inuuto na naman. Hindi mananahimik yan. Bakit mananahimik eh? Yeah. Nasa hot water yung kapatid eh. Ooh. Naghamon, ginagamit na naman yung bo. Kapal talaga ng Alpha na to. Killing me softly. Hello, shout out, Lord. Adi, wala na yan, papapansin. May bahay naman kayo ron eh, doon kayo. Doon kayo sa mga pagmumura. Nakakami, naalala ko si boss pag naggagat, nagigitara ako ni Monay. Ano tawag ng plucking ba yun, no? Yung ginagawa mo? Strumming lang yun. Wow, na-meron kasi Ma'am Gloria Mesa. Ano yun? Killing me softly. Okay. Spilling my word with this finger. Kinirin ko sa akin, hindi ko kinaya yan. Ang taas. Oh,
feelings. Peace.